mainit po na pinag-uusapan ngayon ang patutsada pahayag ni Coach Yenggiao patungkol po sa koponan ng Terra Firma Jeep. Ayon po sa kanyang post-game interview, nasabi po ni Coach Yenggiao na kung hindi lamang pinipitasan ng player ang team po ng Terra Firma ay baka nakapagkampyon na ito. Hindi po lingit sa kaalaman ng marami na nakailang beses na pong nakabunot ng mga top picks sa PBA draft ang madalas na kulelat na team na ito. Ngunit lagi rin po nila itong ibinibenta, ipinapasa or itinitrade sa ibang mga malalakas pang koponan. 2015 po nang dumating ang expansion team na Mahindra Enforcer at nasungkit nila ang second overall pick at nakuha nga nila ang UAAP champion at National University star player na si Troy Rosario. Pero sa halip na gawing franchise player ay pinamigay nila ito sa isang 3-team trade kasangkot kasama ang NLEX Road Warriors at TNT Katropa. Naalala nyo to? Dapat sana ay makukuha din ng Terra Firma noong 2017 si Christian Stan Hardinger bilang first overall pick nila. Sa halip, ipinagpalit nila ito sa mga veterano at may edad ng mga manlalaro na sina JR Reyes at Ronald Tubid na ngayon po ay mga retirado na. Kasama din sa trade na ito ang Phil-Am na si Rashawn McCarty na noong nakaraang taon nga ay pinasa na nila sa Blackwater. Si Christian Stan Hardinger po ay naging best player of the conference noong 2019. Sayang! Noong 2018 naman, first overall pick uli at nakuha ng Terra Firma si CJ Perez. Pero saan po napunta? Sa hindi masyadong malakas na team ng San Miguel Beer. At sino ang kapalit? Russell Escoto, Matt Canuelas Roser, Jello Alolino at dalawang first round pick. Sila ang nakuhang kapalit ng 2019 PBA Rookie of the Year at two-time scoring champion. Balanse naman daw po, sabi ng iba. 2019 po sila Roosevelt Adams at Isaac Go naman ang nakuha ng ngayon tinatawag ng Colombian Jeep. Kaya lang matapos po ang dalawang taon ay tila ayaw na ngang magpa-renew ng kontrata itong si Adams at malamang sa malamang ay masusulot na nga rin ng ibang team or ng ibang liga. Season 46 draft, muling napasa kamay nila ang first overall pick at nakuha po nila ang fill-up na si Joshua Monzon. Nga lang ay matagal din po itong natenga dahil sa injury. At kung suswertehin ka nga naman, pati sa Gilas special draft po ay nakuha nila si Jordan Heading bilang top overall pick. At nitong season 47 po, bagamat second overall lang ay nasungkit pa rin ng team ang ABL player na si Jeremiah Gray. Nga lang ay nagpapagaling pa ito mula sa tinamong ACL injury. At sa halip nga na sumugal ay ipinagpalit po nila ito sa isang 8th overall pick na si Javi Gomez Deliano at Brian Enriquez. Kaya po ang mga tao nagtatanong, kung trip mo palang kunin si Javi Gomez, di dapat nung nabigyan ka ng second overall pick ay si Javi na agad ang kinuha mo at hindi si Jeremiah Gray. Pwede? Kaya kung iisipin nyo ang naging lineup sana ng Terra Firma, meron kang Stan Hardinger, Troy Rosario, CJ Perez, Roosevelt Adams, Joshua Monzon, Jordan Heading, may Isaac Boca pa at Jeremiah Gray. Talaga namang pwede mo nang sabihin na championship contender team ito, kaso nga hindi ganon. Kayo mga kabasketball, ano ang masasabi nyo sa pahayag ni Coach Yenggiao? I-comment nyo lamang sa baba ng video at atin naman itong pag-uusapan. Hanggang sa muli! GG Productions.